You are now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Nire-upload na nga ng Donekla and Tandem ang naging interview ni Donita Nosan, ex-living partner ni Tekla. Ito'y matapos nga na makakuha ito ng negative comments sa mga netizen kaya naman ito ay kanilang dinilit. Pero due to people demands, ay ibinalik nila ito para mapanood kung ano nga ba ang naging closure at paghingi ng tawad ni Michelle. Anyway, doon naman sa video ay napag-usapan lang ang dating naging istorya na kung saan ay ipinatulpo nitong si Michelle si Donekla dahil sa problema. At kinalaunan ay naging blessing in disguise naman ito. Sinabi lang ni Michelle na patawarin siya at sana nga daw ay mawala na rin yung galit ng mga netizen sa kanya, especially sa nadamay niyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga pamangkin na kung saan ay out naman doon pero dinamay ng mga netizen. Yan lang naman ang sinabi ni Michelle. Ayon sa kanya, ang sarili niya lang ang dapat sisihin at hindi ang kanyang mga kamag-anak o ang kanyang pamilya. Kung sa kanya lang daw ay walang problema. Pero dahil nadamay ang pamilya niya ay sobrang nasaktan siya noon at kahit na nga nasasaktan siya ay hinanatili siyang tahimik at hindi nagsalita. Naging maayos na nga ang closure at meron itong second video na kung saan mag-uusap itong si Donekla at itong si Michelle. Sa ngayon ay magkaibigan ang dalawa at parehong naging maayos na magulang sa kanilang anak. Samantala, ilang araw bago ang nasabi nga pong re-upload video ay meron ding video na kung saan ay nagkaroon ng problema si Tekla at si Donita Nose. Ito'y matapos nga na i-prank nitong si Donekla, nitong si Donita, itong si Tekla na kung saan ay nabangga ang sasakyan nitong si Tekla. Pero lingid sa kaalaman nitong si Tekla na ito ay prank lamang. First time nating nakita na nagalit talaga itong si Tekla kay Donita, kung saan ay nagsagutan sila dahil nga doon sa pagkakabangga ng sasakyan ni Tekla na ginamit ni Donita Nose nang hindi personal na nagpaalam. Ayon kay Donita, natutulog si Tekla kaya naman ito ay kanya nalang pinagpaalaman through voice over. Habang nandoon nga sa daan ay pinapaliwanag ni Donita na matagal niya ng balak na ipagawa ang front ng sasakyan nitong si Tekla. Pero ayon sa kanya, bago niya ipagawa, ano daw kaya yung pwede niyang pang-asar muna kay Tekla. Kaya naman ang ginawa niya, meron siyang kinasabwat ng mga mekaniko upang tanggalin ang pinaka-bumper o front ng sasakyan nitong si Tekla at iuwi ito at sabihing ito ay nabangga. Kagigising lamang ni Tekla ay ito ang bumungad sa kanya kaya naman mainit ang ulo nito at sinabing huwag kayong nangingialam ng hindi ninyo gamit. Nagkasagutan ang dalawa until na parang hindi na nga makontrol ni Donita ang galit nitong si Tekla dahil ani nga sa kanya, masakit na makita na ganyan ang sasakyan mo. Paano kung sa'yo nangyari yan? For sure magagalit ka rin. Yan ang naging pahayag naman nitong si Tekla. Sabat naman itong si Donita ay ipapagawa ko naman. Hindi ko naman sinabi na ikaw ang pagpapagawa kundi ako. Dahil nga nagkakasagutan na sila at medyo umiinit na si Tekla ay inamin na nga ni Donita na ito ay prank. Ang sasakyan ay talagang ipapagawa niya dahil naawa na rin siya sa sasakyan ni Tekla. Pero ginawa niya muna ito ng prank para naman mas masaya. Kinalaunan sinabi nitong si Tekla na ito daw ang prank na pinakamaganda at more prank pa nga daw sana ang gawin ni Donita sa kanya. Anyway, yan ang ating showbiz na update. Very well, kumbaga ay looking well na talaga kay Donita at kay Tekla. Makikita mo ang pagmamahal nila sa isa't isa bilang magkaibigan at kung saan ay magkasama nga silang naninirahan sa isang townhouse. At meron silang mga kasama doon na editor para sa kanilang vlog na ngayon ay malapit ng magtatlong milyon. Napakarami talaga ng sumusubaybay dahil sa naging uploaded video na ito ng prank ni Donita Nose ay halos magdalawang milyon na nga ang views. Well, ano po masasabi nyo sa ating article na ito? All credit to the owners, the Donekla and Tandem, mga screenshot ng photos. And thank you for watching Showbiz Now.